What's up, viewers? What's up, keepers? It's me, Chi. Welcome back to channel ko. So ayun, ang gagawin natin ngayon, maglilinis tayo ng canister filter ng 75 gallons ko. Ano? Tara, umpisahan na natin. Pagodin ko lang ang sarili ko. Pero bago ang lahat, syempre, papasukin natin ang intro. Intro. So ito yung 75 gallons na ililinisin natin ngayon. Water change tayo sa taas, water change tayo sa baba. Tapos, ayun nga, ayun yung canister filter na i-general cleaning natin. Yan, yung Sonson HW304B. Tara, ipisahan na natin maglinis. So yun, tara. Unang gagawin ko, syempre, kailangan kong patayin yung Sonson HW304B natin. Tapos magbabawas na ako ng tubig dito sa 75 gallons ko. So bali isasabay ko na yung water change. Tara. Yan, so nakapatay na siya. Water change na tayo. Tara, kunin na natin yung canister. Ito ang mahirap dito kasi nasa dulo. So ilapit natin yung camera para makita nyo yung pinaggagawa ko. Ayan. Ayan, so doon nakapwesto eh. So ang mangyayari ngayon, kinakailangan kong tanggalin na rin to. Bigat. Ayan. Ang bigat. Okay. So, ang gagawin natin ngayon, dadalhin ko tong canister filter doon para linisin. Okay. So ayan, nakapwesto na yung canister filter dito. Umpisahan na natin linisin. Tapos, gagamit ako ng tubig mula dito sa main tank ko. So isasabay ko na yung water change na itong main tank ko. Kahit wala sa schedule. Ito yung ipanlilinis ko ng filter media. Yan. So huwag niyong kakalimutan itong part na to, ha. Yan. Kasi pag hindi galing aquarium, yung ginamit nyo na tubig, mamamatay yung mga beneficial bacteria. Kaya dapat nyo ang tandaan yan. Part na yan, okay? Tara, umpisahan natin.
isa-isa na natin ibalik ngayon yung mga meat dyan. Okay, tapos na tayo maglinis ng isang tray. Ang gagawin natin, syempre, ibabalik na natin ito. Ang huwag niyong kakalimutan, maglalagay kayo ng tubig dito sa canister filter. Ayan. Ibabalik na natin ito. Ayan. Lalagyan natin ng tubig ito. Puno. Puno dapat. So, okay na muna yan. Tapos tuloy natin yung paglinis ng ibang tray. So ayan, nalagay na natin dito sa canister filter yung mga media. Gagamit tayo ngayon ng TGR Synbio para makahabol yung beneficial bacteria natin. Okay na. Ready na ibalik to. So okay, maglalagay na tayo ng bagong tubig ngayon dito sa 75 gallons natin. Ayan, so balikan ko kayo pag napuno. So habang nagdadagdag tayo ng tubig, naisipan ko, bawasan ko na ng divider ito since hindi naman na ako masyado naglalagay ng arowana. Okay na siguro yung divider na yan pag may dumating ako mga bagong arowana. So ayan, gumagana na ngayon yung canister filter. Ito, malinis na siya. So, nabawasan ko na rin yung divider. So, tatlo na lang siya ngayon. Pansin nyo, medyo malabo yung binubuga nung canister filter natin. Nandiyan yung mga dumi-duming puti. Galing yan sa hose kadalasan. So, yung hose kasi hindi natin nalinis. Tapos yung medyo dilaw-dilaw na tubig, yan yung Synbio mula sa TGR. So mamaya-maya lang, okay na yan. Malinaw na rin yan. So ayun, tapos na tayo. So ayun, tapos na naman tayo. Natapos naman tayo sa isang nakakapagod na vlog. Okay. Ito ang mahirap sa hobby natin. Mag-maintain ng mga filtration natin. Isa sa mahirap na i-maintain talaga yung sump. Ito. Yan.
mas mahirap maglinis ng sump kaysa gumawa or mag-set up ng bagong sump. Ayan. So yun, maraming salamat sa lahat ng mga nanood. Kung bago ka pa lang, huwag mo kalimutan mag-subscribe sa channel ko at i-like, i-share ang mga video ko. Okay? Maraming salamat. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.